Yo, what's up mga kaibigan? Hali na tayo magkwentuhan. So Los Angeles Lakers versus Memphis Grizzlies. Nagbabalik nga sa LeBron sa game na ito, ngunit pahinga naman si Anthony Davis matapos ang 52 minutes na nilaro niya kahapon kontra sa Milwaukee Bucks. Naging kontrolado ng Lakers ang first half. 16 points kagad ang ginawa ni Rui Hachimura, 13 points, 7 rebounds and 5 assists si LeBron, 10 points kay Jackson Hayes at 10 points din si D'Lo. 61% nga sa field ang Lakers as a team sa first half. Wala kang sagot ang defense ng Grizzlies sa kanila. Sa second half naman ay wala kang pinagkaiba at pinalobo na ng Lakers sa mahigit 25 points ang kanilang lamang at tuluyan ang nakuha ang kanilang ikalimang sunod na panalo laban sa Memphis Grizzlies. 32 points, 10 rebounds si Rui Hachimura, 23 points, 14 rebounds, 12 assists si LeBron at 23 points din kay D'Lo. Habang sa game naman, ang Golden State Warriors at ang Orlando Magic ay napatalsik agad si Draymond Green less than 4 minutes sa game matapos ang pangreklamo sa mga officials. At matapos nga nito mga kaibigan ay mukhang napaiyak pa si Stephen Curry sa frustration at hindi siya makapaniwala sa mga kaganapan. Natapos ang first half sa score na 45-37, 8-point lead para sa Warriors. Very low scoring nga ang game na ito kaya naman wala pa nakakagawa ng double digits sa magkabilang kupunan. Sa second half naman ay lumamang na ng double digits ang Warriors, ngunit ay baba pa nga ng Magic sa 1 point ito sa last minute bago gumawa ng magkakasunod na punto si Curry at tuluyan ng pinatulog ang Orlando Magic sa score na 101-93. 23.7 rebounds si Andrew Wiggins, 17 points, 10 assists si Stephen Curry, 15 points si Klay Thompson at 12 points si Moses Moody. Dahil sa panalo na ito ng Warriors ay mananatili nga sila sa 10th seed ng Western Conference. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Luka Doncic at Kyrie Irving. Ang duo na ito ay nagkaroon nga ng ups and downs simula pa last season. Ngunit ngayon nga ay gumaganda na ang performance sila as a duo. Meron na silang limang magkakasunod na panalo at abot kamay na nila ang 4th seed sa Western Conference. At malaking dahilan dito ay ang na-establish na chemistry ng dalawang star ng Mavs. Ang tanong nga sa kanila noon ay paano ba sila magko-coexist na pareho silang ball dominant at problematic umano si Kyrie Irving. Well, ngayon nga under Mark Cuban at front office ng Mavs, everybody loves Kyrie sa organization na ito. Considered nga siya as one of the best teammates sa Mavs ngayon at tuwang-tuwa nga dito si Luka Doncic. Pahayag nga ni Luka ay si Kyrie ang Batman at siya lamang si Robin. May ibang nagsasabi na nagsisinungaling si Luka. Ngunit it doesn't matter, it's the thought, it's the unselfishness. Ito nga ang mahalaga at bumubuo ng magandang chemistry sa isang team. Ang dalawang player na ito ay delikado ngang makaharap sa isang playoff series dahil pareho nga silang may playoff mode. Dalawa silang player na inaangat ang level of play to win playoffs and the stats don't lie. As of now, ang Mavs ay may kakayahan na umangat sa 4th seed but at the same time ay pwede pa rin nga silang malaglag sa labas ng top 10 ng West. Hanggang saan sa palagay nyo aabot ang Luka Doncic and Kyrie Irving duo sa playoffs ngayong season?